Kabilang na ang apat na bata ang hinihinalang na biktima ng food poisoning sa Milagros Masbate. Isinugod sa Rural Health Unit ang mga biktima matapos magsuka sa kinaing shellfish na windowpane oyster o mas kilala sa tawag na katipay at black-lip pearl oyster o mas kilalang balyad. Nangyari ang nasabing pagkalason dalawang araw matapos na maglabas ng shellfish ban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa pagkakaroon ng red tide sa karagatan ng Milagros. 14 sa dinala sa Rural Health Unit ang inilipat sa Masbate Provincial Hospital. Bagamat lahat ay nasa maayos ng kondisyon at nagpapagaling na lang. Matapos mga food poisoning umano ang halos 100 residente sa Sablayan, Negros Occidental, paano nga ba makaiiwas na mabiktima ng sirang pagkain? Paliwanag ni Infectious Disease Specialist Dr. Ray Salinel, maraming pwedeng dahilan ng food poisoning mula sa farm hanggang sa maihain ito sa lamesa. Kaya kailangan tiyaking sariwa at malinis ang mga rekado ng lulutuin at malinis din ang kamay ng naghahanda. Iwasan din na hilaw ang pagkakaluto ng mga sangkap. Huwag ding masyadong patagalin ang puwang ng paghahanda, paghain at pagkain. Wala pong lason doon sa pagkain, kundi dahil nga po siguro sa preparasyon. Oo, na parang ginawa, na-mishandle. E baka nga po nag-grow yung po mga bakterya. Depende po yan kung gano'ng kalinis yung ating kinakain, kung gano'ng kalinis po yung nag-handle ng pagkain at everything. Iba po ang kutsilyo sa meat. Apo. Iba ang kutsilyo sa isda. Iba ang kutsilyo sa gulay. Mm-hmm. Iba ang kutsilyo sa karne. Okay? Iba-iba dapat yan. At sabi mo nga, tama ka yan. Iba ang sangkalan. Kung makakaramdam naman ang sintomas ng food poisoning, sinabi ni Dr. Salinel na hayaang mailabas ang toxins pero tiyaking mag-oral rehydration para hindi maubusan at maibalik ang nawawalang tubig sa katawan, lalo na sa mga bata. Kung hindi bumuti ang kondisyon sa susunod na 24 na oras, magpakonsulta na sa doktor o sa mga health center.